ang layo rin po niyan ay makolekta yung mga basyo mula sa mga bukid. Papunta po ito sa mga collection point sa munisipyo. At yan po ay ating dinadala sa treater plant upang ito po ay una, i-recycle o kaya ay tuluyang sunugin. Since we have that provincial ordinance, Benguet Provincial Ordinance 11150, pinapatupad po natin yung sewage programs na that pursuant to PD 1144. So, kudos po sa lahat po ng ating mga stakeholders at pinapatupad po yung kanilang mga responsibilidad. So, lahat po tayo ay may responsibilidad from the cradle to grave approach under the sewage program na dapat pong ipatupad. Mahalaga ang pagtutulungan dito. Maraming stakeholders ang involved dito. Una, involved dito ang mga companies. Involved dito ang mga magsasaka. Local government units. Mga national government agencies tulad ng EPA at DNR. Involved din dito yung mga accredited treater and holders natin. At mahalaga na banggitin, involved dito ang mga industry associations. Tulad ng CropLife, PAP, Pigma at iba pa. Ito po ay sana magiging continuing po ito na project at lahat, mas lalo pong gaganda sana ang partnership ng ating mga stakeholders from the company, LGU at saka sa mga farmers and also yung mga dealers po natin.